Bombang Preso Taguan. Mga tradisyonal na larong Pinoy na alam ng marami sa atin. Pero may ilan pa palang hindi natin alalaman dahil nagmumula sa malalayong mga lugar. Mga bata, game over muna sa inyong mga gadget ha! Sa katimugang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang tribo ng mga Maranao. Maranao, ibig sabihin, people of the lake. Pero katangi-tangi rin sa kanilang bayan ang dalawa nilang tradisyonal na laro, ang sipa sa lama at sipa sa manggis. Pero hindi katulad ng mga sipa na gawa sa tingga at straw, ang ginagawang sipa ng mga Maranao gawa sa rattan. Hindi rin daw basta-basta larong kalye ang sipa sa lama. Ang pwede lang maglaro nito, mga lalaki, na kailangan kompleto rin ang tradisyonal na kasuotan. Meron silang gura o sombrero, balud o damit pantaas, at landap o malong na pangimbaba. At sa kanilang mga paa, nagsusuot sila ng dalapi, manipis na kahoy na may mga ukit na disenyong Maranao. Gawa sa puno na mga matitigas, kaya na mangga, ipinapalo sa bula, protection na itong paa. Ito yung ukir na yan ay similar to the sarimanok. Kaya yung sarimanok sa Muslim din yan, yung para sa ganun na magandang tingnan. Dito lang Webes, ang grupo ni Makapantaw, ipinamalas ang paglalaro ng sipa sa lama. Hinati ang kanilang grupo sa dalawa. Ang team sa Limpukaw nang ibig sabihin, awakening. At ang team Kauatan nang ibig sabihin, similarity. Ang siste, bawat grupo bibigyan ng 15 minuto para panatilihin sa ere ang bola. Kung sino sa mga kalahok ang malapit sa babagsakan ng bola, ang siyang sisigaw ng hop hop hop. Bawal ding bumagsak ang bola sa lupa. Kaya naman hindi bali ng magkanda bali-bali ang leeg nila. Kakatingala, masalo lang nila ang malakas na sipa ng bola. Kapag bumagsak ang bola sa lupa nang hindi pa tapos ang time limit, game over para sa grupo. Ito ay usually held for the entertainment of yung mga members of the upper classes, specifically yung royalty or right or the nobility, the dato of the place and the members of his court. Special na okasyon katulad ng mga kawing, that is wedding, at saka yung enthronement. Maya-maya pa, nagsimula na ang laban. Isa, dua, tilo, pat, isa, dua, pito, walo, pat, lima. Matapos ang isang minutong pagsipa, ang Team Kauatan, the score of Rawatan is only 36. Isa! Ang Team Salimpukaw naman, tila hindi raw kinakabahan. Pito! Walo! Diyaw! Kapalo! Final! Isa! Hop! Dua! Pero nung simulan na ang sipa sa lama, karambola na! Ho! Lam! Matapos ang halos 2 minuto, ang idineklarang panalo. Walang kundi ang Rawatan team. We have a score of 36. Hindi ko biro yan kasi bukod sa mainit yung simento, tapos kakarpulain mo pa yung, yung taas ng bula. Matapos ang sipa sa lama, sinusunda naman nila ito ng isa pang uri ng sipa, ang makulay at exciting na sipa sa manggis. Hindi katulad ng sipa sa lama. Ang sipa sa manggis, individual sport o isahan lang ang kalahok.
Gumagamit din dito ng bolang na nagsisilbing pamato. Ihahagis ito sa ere, sabay sisipain. Ang kanyang target, ang makulay na pabitin na ito, kung saan may nakasabit na iba't ibang kahon. Bawat kahon, may katumbas na papremyo. Kung ilang kahon ang iyong mapapalaglag mula sa pabitin, pwede mo nang maiuwi ang katumbas nitong premyo. Ang kagrupo ni Makapantaw na si Vocally, halos 15 taon na raw gumagawa ng manggis. Ang 1x1 na kahoy, pinorma, malapiramid. Ang ilan naman sa mga gumagawa, nakatoka sa paggupit ng foil o palamuti. Mabusisi itong ibinalot sa kahoy. Lagay ko na lang itong lambre para isabit na lang ito. At ang mga kahon, inilagay na sa loob ng manggis. Not to touch. Tulad ng mga papaya, mangga, pero hindi lalagay doon. Palatandan lang, sa baba na lang yung mga prutas kasi mabigat yun. Kung anong nilalagay, mga minsan, mga tila. Ang mga kalahok, isa-isang tinawar. Bawat isa, may 3 pagkakataon para sumipa ng bola. Si Ustad Manan, unang tira pa lang. 4 na kahon agad ang nalaglag. 500. To we have 2,000. Salamat daw sa yung premium, nabuhon premium. Sumunod naman sa kanya si Lumba. 7 kahon ang nalaglag. 500. We have 3,500. Final! We love entertainment, performances, at saka yung pagpapakita, pagpapasikat ng pagkagaling namin. Pinakikita nila yung the lighter side of our personality.